So good day mga ka-sideline. Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung manok nating apat na araw nang hindi nakakakain. So ganito yung ginagawa namin sa manok na tawag nito galing sa bakbakan. Hindi kasi pwede yung pakainin kasi hindi gumagana yung ano niya, yung digestive system niya ng maayos kapag pagod na pagod. Yung pagod na pagod talaga mga ka-sideline ha. Gaya na lang itong 45 rapido natin na 3 months. Ito, galing rin to sa bakbakan. Bago ko ipakita yung stag natin na 6 months, ito muna ang rapido natin. Ito rin. Dalawang manok ang kinalaban nito pero kaedad niya lang 3 months din yung battle cross na binigay sa atin na Pama. Ito ay rapido 45, so hindi natin to papakainin muna kasi baka madali, sayang, nag-iisa na lang to, sinaubos na yung stag natin dito. So ito hindi natin to papakainin, itong nasa butsi niya kaninang umaga pa nga to eh. Hindi pa rin nababawasan kasi nga mahina silang magtunaw ng pagkain kapag galing sa bakbakan. Yan. So ang gagawin dito ano lang, premoxil lang. Pero yung sa stag natin, dalawa, panigurado lang kasi sayang kasi nag-iisa lang yun. Tanaka yun, itong tanaka natin. Dito sa tanaka natin, yung ginagawa nating procedure sa flushing na mamahalin, bali ginawa lang nating treatment. Bali nagbigay tayo ng sulfur cure sa umaga. Tapos in the afternoon, itong premoxil. Si bibigay natin ngayon. So mga ka-sideline, ito yung itsura ng manok na 4 days nang walang kain. Posible ba? Yan. 4 days na yung walang kain mga ka-sideline. Yan. Galing kasi ito sa bakbakan. Kapag napalaban yung manok ninyo ng mahabang oras, huwag niyong pakainin. Huwag kayong maawa. Mas nakakaawa yan kapag namatay. Ito wala. Wala naman. Okay naman. Buhay na buhay naman. Pumayat lang. Pero ayos lang naman din kapag napapasting natin sila, di ba? Yan. So 4 days na po ito na hindi nakakain. Pero kapapakainin na ito bukas ng umaga. Bigyan muna natin ngayon ng premoxil at saka sulfur QR. Bukas bibigyan pa rin hanggang 7th day pero bigyan na ng pagkain. Saan yung premoxil? Baba natin. Ay, huwag na muna, baka kumain ng mga kung ano-ano. Sayang yung tiyaga natin. So ito yun mga ka-sideline. Ito yung manok na hindi pa kumakain sa loob ng 4 na araw. Thank you.
So yun mga sideline, kahit apat na araw yung manok natin na hindi nakakain ng patuka, buhay pa rin. So possible talaga na kahit hindi sila nakakain, hindi nakainom, hindi yan mamamatay kaagad. So ito na pala yung backyard natin ngayon. Short ano na lang. Short pasilip. Yan. So wala na tayong dome ngayon. Yung gray dome natin, nilibing ko na. Diyan. J38. So wala na tayong masyadong alaga dito. Yung 47 natin, nabenta na rin natin. Pero dito pa sa bahay. Ito naman yung bago nating alaga, yung na-vlog ko last time. Yan. Ito yung mga galing sa bakbakan. Ito yung nakalaban ng ano natin, 45 dome yung kanina. Hindi masyadong ano kasi matatangkad kasi sila. Yan. Yung sa 45 dome, maliit kasi. So, luging-lugi talaga. So, ito yung mga nakabakbakan niya. So ito, bukas na to. Gagamutin natin to bukas. Yan. And then, itong broodcock natin. Pahinga muna siya mga ka-sideline. Kasi focus muna tayo sa trabaho. Yan, pahinga muna to. Meron naman tayong binibreed ngayon doon sa ating kaibigan. Yun muna ang fokusan natin. Hindi kasi natin kayang magparami. Ito pala yung 47 natin na na-cancel. Kasi tinamaan ito ng parang coccidiosis at saka yung nag-iipot ng puti. Pero magaling na to. Tinirahan natin ng sulfur QR na may halong primoxil. So yun. Yun naman yung 47 natin. Wala pa talaga to, bata pa si Tisoy. Running 5 months na to mga sideline. So mga nagtataka bakit meron tayong pure 47. Meron kasi tayong broodcock niyan. Pero nagkasakit to last time, ginamot natin. Maayos na ngayon. Yan. Condition natin to ulit para makross natin sa iba nating pullet soon. So yun lang po mga sideline. Thank you so much for watching. Sana mag-subscribe po kayo at saka pag-hit na lang din ng all videos mga ka-sideline. Maraming salamat po.